Panginoon. Kundi na nga ngayon, masada ko gulangin ko, Panginoon. Naway ko rin pahayunisin ko, Panginoon. Patawalan sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming pagpupulang sa iyo, Panginoon. Ganyan din sa aming mga kapwa, Panginoon. Ang mga nasabi namin, nagawa namin na hindi ka magtumit sa iyo, Panginoon. Ganyan po ang maging sa aming Panginoon. Hallelujah, praise Jesus. Wala kami na ang may babalikin sa iyo, Panginoon. Kundi ang mga nagawang kasasalamat sa iyo, Panginoon. Sa buhay na patuloy mo din ang ginawa sa aming Panginoon. Sa wala ng ginagsawang pagbibigay mo ng biyaya, pagpapala, kalahasan sa aming Panginoon. Maraming maraming salamat, Panginoon. Thank you for your unconditional love, Panginoon. Tunay na isang rebelde niyo na mapaglingkuran ka, Panginoon. Hallelujah, praise you, Jesus. Panginoon, batid po ko ang kalooban ng bawat isa sa amin. Batid ko rin po, Panginoon, kung bakit kami narito. Praise you, Jesus. Iyon po po, Panginoon, na mapaghimala kami po, Panginoon, para sa amin. Abuti ko po ang bawat isa sa amin. Ito na kailangan ng iyong kagalang kagalingan, Panginoon. Nangangailangan ng kapayapaan. Nangangailangan iyong awa na kapag, Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah, praise you, Jesus. Ang dami ng mga tayo, Panginoon. Senyo na po, Panginoon, ang apat na sulat ng batong ito. Hallelujah, praise you, Jesus. At ang taong kalamitin mo, Panginoon, upang na magindaluyan ang iyong pagpapala, Panginoon. Ano nga hindi yung Lord God? Yes, His lips. Na tayong mabukutawi sa kanyang mga bibigay. Tayong na ayaw sa mga salita mo, Panginoon. Give you knowledge and wisdom na nagagaling sa iyo, Panginoon. Hallelujah, praise to Jesus. We know the Holy Spirit. Hallelujah. Pour out your Holy Spirit, Lord God. Hallelujah, praise to Jesus. Amen. Patuloy na rin po na hindi lang ng Panginoon ang buhay.
Tuhan ating magandang sa araw-araw ngayon. Amen. So, hindi na po natin kanatanggalin, pag-alayan mo. Sa ating pagkabahagi, meron po tayong guidelines. Ito po yung A, B, C, D. Yung A, alphabet. At yung B, ay brief. C is for Christ-centered. At yung letter D, don't preach. Amen. Takot na po tayo, tawagin natin ating unang kapatid na magbabahagi. Si Brother Shelo. Praise the Lord. Malakas po yung Panginoon. Mayong muntag sa tanan, magandang mga po. Salamat sa Diyos na kapod ang tayo ng request. Sabing hindi makapagkabalan, nakakubalan ko. Sabi ko, bahala ng safety kung nandiyan siya. Tatanan ko ng ganamit, init talaga. Ako po ko pala sa bus, wala, nakakakat na yung pawis. Kaya pasalamat ako sa Diyos na dahil sa talakang sa nabibigay sa akin. Kahit ako'y nagkulang sa pinunod niya, pinunod niya sa aking buhay. At pangalawa, salamat ako sa Diyos na kahit muntik na sunod yung bahay ng mama ng asawa ko, salamat ko rin ako naligtas sila. At pangatlo, yung last Friday pumunta ako sa Uwa. Pagka ang unang yung nakatanan ko doon, may isang religious na nakatiligay na magkali. Tapos pagdating ko doon, may kasabahing ang nakita. Pero kaibigan ko na siya, sa Facebook, kita ko na siya nakilala. Tapos, hindi ko akalaya pag makita kami doon. Kasi pag may problema siya, hindi ko yung mag-support. Pag inaano siya ng amo niya. Kaya lang pagdadaan ako, parang pagkatapos ng yung taga, hindi ko alam kung anong grupo sila, di pilapitan ko, ikaw kasi yan, sila ang sabihin mo. O, bakit kilala mo ako? Eh, ano hindi lang kilala? Sa pagkain ko kayo maka, dito ka sa akin mamunit. Sabi ko sa kanya, bakit lang dito ka? Eh, pinagintangan daw siya ng kaibigan ng Pinay na siya ang giniin na siya ang nakakaw sa lahas. Kaya pasalamat ako siya, okay na siya doon. At yun. At sa pangalawa, nag-bless ako. Ang hanap ko lang sa Facebook, Kim Bang Sounds na. Pero ibang nag-i-crabi. Tinitype kong Kim, Kim, at Phoenix. Yung nakita ko doon, lahat ng special ng sa Pilipinas, internet, ibang doon. Pero iba talaga para ng Diyos para pakinita ko ng mga salita niya. Nakita ko yung station ng gawain ni Yahweh Shaddai. Nakita ko doon yung mga may mga dalawang minggu na akong nagsubaybay. May mga testimony na bless na pinagsimula ko na tuwing umaga alas sa atin, alas 11 na magsimula doon. May pag-siling ang ano si Pastor. Pero salamat ako sa Diyos na napakinggan yung nagdag kalakasan sa ating buhay sa bawat spiritual natin. Kaya kung kayo gusto nyo, i-download na para masubaybayan ito na ang live ng Sabado, lahat ng programa ng gawain ng Yahweh Shaddai, masubaybayan natin kung i-download nyo yan. At sa Diyos ko, ibalik ang pagdayo ng salamat. Umayon mo ito sa kanyang salamat. Thank you, Diyos. Hallelujah. Tunay natin ang panalangin kapatid na ito. Tunay naman ay yung pangako ng Diyos na sa lahat ng nilipot sa Kanya, kailan na hindi niya pababayaran. Amen. At ang Diyos ang lahat ng paparaanan, kapatid, di ba? Ano man ang ating mga pangailangan, ano man ang ating pinimiti ang Diyos sa mga makagalaan. Amen. Praise the Lord. Amen. Tapos naman tayo sa dalawang pagbabahagi. Si Sister Kelly. Good morning, brothers and sisters. God is good. God is good. Dapat po kapatid na totoo, makatagal mo, year 2012, ng first Middle East Convention and Healing Rally sa Dubai. 40 kami delegates ng El Shaddai Qatar. 40 kami lahat.
Ako madali naman ako makapasok yung papuntang Dubai dahil kami ang makapasok natin. Tapos nung pauwi na kami, palabas na kami, kanya-kanyang oras kasi ang ilabas, dalawang nga kami. Ang kasama ko, si Sister Anna, si Brother Norman, tsaka si Ella. Tapos yung passport ko, apat yung passport, binigay ni Brother Norman sa counter. Tapos yung pagkabigay ni Brother Norman sa counter, na ano na sa pagkakot, kasi sa akin, dinod. Dinod yun sa akin. Sabi niya, asa na itong si mo? Sabi ko na sabi yung barako. Tapos sabi ko, nandiyo sa pagkakot. Happy rin ako dahil sinabi niya na pupunta niya daw siya sa
gawa niya, it's a day, no? Okay. Sa akin. So, lahat na yun, hindi ko na rin nagagawa yun kung wala po nga. Kaya bawat isa. At, kaya bawat isa sa atin, patuloy pa rin, patuloy na yung magdarasan. At pangalawa, nais ko rin pong masalamatan dahil si Yahweh ay nagbigay din sa akin yung ligado sa akin bagong posyo. At ayun na yun. So, hindi ko na mapagbitin yung pangalan niya kasi kilala niyo. So, maraming salamat din. Ginamit siya ni Yahweh siya dahil salamat din sa audit na to. Thank you. Amen. Yes, sir. Gawin ng Panginoon. Isa pa palang mahal natin ang ating Panginoon. Thank you, Brother Edmond. Amen. At kukunin ko na rin yung pagkakataon nito, Sister Kathy, para ako ay magpasalamat din sa ating Panginoon. Nais ko lang po sa inyo i-share dahil kapatihan ng Panginoon sa aking buhay. Yun nga po, kagaya ni Brother Jude, dahil isa rin po ako na nabigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makapanikot muli sa kanyang banal na uwasan. Way back 19, ano na lang po, ganun. Ako rin po ay nanglilingkod sa ating Panginoon sa ating bansa na ako po ay nasimulang makalabas ng Pilipinas. Yun po ako na nagdalangin na, Lord, padala mo naman ako doon sa bansa na pwede akong patuloy maglilingkod. E praise the Lord, pinadala niyo po ako sa GCC Saudi na parang magugubitan ng lulo kapag naalam tayo ay may nakita ng mga ganun. Pero pati ng Panginoon kung gano'n ako ka-eager mag-serve sa Panginoon, ibinigay niya sa akin yung makarating ako sa pari na nakapaglikod ako bilang mga awit manunutog kay ating gawain. Then, inalis na naman ako ng ating Panginoon. Talagang mahal na mahal ako ng Panginoon eh, no? Na nilipat na naman ako sa bansa, wala na namang gawain sa Lord. At tapos ako lang mag-isang Pinoy. Nga po, napunta ako sa Brazil. Ako lang mag-Pinoy doon. Mayroong simbahan, pero iba naman yung salita. So para lang kunin ako doon na ano, lutang kasi hindi ko naman naiintindihan. Then dumating na ako ang pagkakataon na malaking blessing ng Panginoon na minsan pa makarating ako sa bansang ito sa Doha. At unang-unang ako talaga minahanap ang gawain ng Panginoon. Natagpuan ko naman tayo sa gawain sa Facebook. At yun ako nagsimula na nagkaroon ako ng communication sa ating mga choir dito. At binigay ng Panginoon na makapaglingkod muli. Dito naman po huli, susunod kong ibabahagi. Yung himala naman ng Panginoon, praise the Lord. Nang last 8 po, before mag-in, naka-receive po ako ng message from sa outing office namin na mayroon na daw kaming project kay SD ulit. And since ako yung mayroong experience doon, praise the Lord, talagang pinili po ako doon na ilagay. Gusto akong ilipat sa Saudi. Sabi ko, Lord, di mo lang inabot ng 1 year ako dito. Agad-agad, diba? Agad-agad ilipat. Pero hindi ko inangkin. Hindi ko inangkin yan dahil masigit yung pangyarihan ng Lord. Amen? Sabi nga sa turo sa akin, push, diba? Kaya, push. Ano yung push? So, Sister Darin, and then something happened, diba? At yun po, praise the Lord, kakadasal at patuloy ko hinihiling sa Panginoon, Lord, gusto mo patuloy ng puli. Bigil mo po ng pagkakataon na minsan pa magamit ko ang anong talento na binigay mo para ituloy ang pagkakataon sa iyo. Praise the Lord po, after ng ito, na parang nawala na lang bigla po yung contract na yun na hindi raw po yata na nag-realize ang mga documents. Kaya pinapuburihan ko, hindi na. Pinapasalamat ko sa Panginoon na yung himala na ginawa niya. Tunay na, patuloy ako magpuri. Kaya sa atin ko, patuloy lang ko tayo magpuri sa Panginoon, patuloy lang isang pasalamatan. At ano man po ang ating mga pangangailangan, ang ating mintingin sa buhay, hindi po maigli ang kamay ng Diyos para tugunin. Amen. 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 Praise the Lord. Purihin isa pa ang ating Panginoon. Natakariya wa shalai. Amen. At ang iyong mga anak na Panginoon, lagi hanggang magpuri sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang mga panagawa ng mga anak ng Diyos. Amen. Tumakayo. Hindi na ka sa kamay. Praise the Lord. 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 Praise the Lord.
gagawin din ng Panginoon upang ihayaan at maging namin yung mga pangalan niya ay walang iba kundi ang ating kapatid, prayer partner na si Brother Ronald B. Dino. At tayo po ay nagawa sa ating praise and joyful and praise worship at tayo sasamahan na ating mga kapatid na Tasha Tayo Katara Gospel Music Ministry and Fan. At sasamahan din po tayo na mananayo ang ating pananagawain Elsa Tayo Katara Praise Dancer. Amen. At pangungunahan po tayo ng ating kapatid na si Brother Lawrence. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise Jesus. Amen. Isang aming malakas na palakpak para sa ating Yahweh sa Yahweh. Hallelujah. Tuloy nga po ang mga ng Yahweh ay ipakibang isa sa iba. Amen. Amen. Kahit may problema na kangiti. Amen. Tapingin po nga natin ang mga balita ng ating mga tabi. Amen. Sister. Ay malaki at wala akong imposible sa kanya. At wala akong imposible.
niya na ako na kasama ng buhay ng Panginoon. At kumuha na rin ng lahat ng Panginoon. Ayaw ang Diyos na po niya sa buhay. Ayaw na ng Diyos na Yes.
Haleluya. Haleluya. Mga pangyarihan niyang sadanay, dakila at papagpalang Diyos. Muli sa umagang ito, siya sa pangalamin, pinapupunan namin ang dakilang pangalan. At tinatawag namin ang kapangyarihan ng Espiritu Banal na mauna sa aming kalagitnaan. May papasalamat kami sapagkat minsan pa ay tinawag mo ang bawat isa. At minarapat mo sa umagang ito ay mapapurihan ka namin ang buong kalakasan, ng buong kasiglahan, sapagkat tunay nga ikaw ang Diyos na karapat dapat pag-alayan ang lahat ng papuri at pagsambangtanan sa iyo lamang. Ama, sa umagang ito, pagpalain mo lahat ng tungkol sa iyong panawagan. Gamitin mo ang bawat isa upang maging pagpapalak sa aming lahat. At higit sa lahat, Panginoon, anumang kahilingan itataas sa umagang ito, tugunin ayon sa iyong kalooban sa pangalan ni Jesus. Samahan mo at pagpalain ang mabuting balita ng aming pakikinggan. Mangusap ka sa aming kalagitnaan, nais naming tinig mo lamang ang aming marinig at hindi ang tinig ng tao. Gamitin mo ang iyong salita upang ang bawat isa sa amin ay maging pagpapalang sa aming kapwa. Humiling kami sa iyo, Ama, ng paglilinis. Patawad po sa lahat ng aming karumihan. At sa pamamagitan ng paglilinis na ito, nais namin bago kami umuwi sa umanong ito ay tumanggap kami ng iyong mga himala ng grasya at pagpapala. At alam namin na ang bawat sandaling daraan ay luluhubin mo maging isang pagpapala sa aming buhay na magagamit namin sa araw-araw na pagharap at paglalakbay sa mundong ibabaw. Ang lahat ng ito ay aming pinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Gloria ng Panginoon.
ang ating pagdidilayan sa umaga nito ay aangoy natin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 6, talatang 25 hanggang sa mga sumusunod. Matthew chapter 6, verses 25 to the following. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kabubuutan niyang isa at ibigin ang ikalawa. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at itumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawanan. Hindi ba ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananalig? Mas na ninyo mga ibon, hindi sila nag-aasi, hindi nag-aani, o kaya ay nagtitipon sa panganan. Gayun man, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba tingin kayo mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalis? At bakit kayo mapagabag tungkol sa pananamig? Isipin ninyo paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal, hindi humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasingganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakalaringan ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay na iyon ay kinabukas ay ginagatong sa kalan, ay dinanata ng Diyos, kayo pa kaya? Kailiin ang pananalig ninyo sa kanya. Kaya po kayong babalisan tungkol sa inyong kakanin, iinumin o darating. Sabagat ang mga bagay nito ang kinabumalingan ng mga taong wala kang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong mamang nasa langit na kailangan ninyo lahat ng ito. Ngunit, pag sumakita ninyo ang higit sa lahat ng pagharian kayo ng Diyos, at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya lahat ng kailangan ninyo. Kaya, huwag ninyong ikamahala para sa araw ng bukas. Sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating na, sapat na sa bawat araw ang kanyang mga sololamin. Manaparin ko sa pananampalataya at mabuhay pa rin ang Panginoon. Langit ang aming nadarama. Thank you.
Iya, iya. Nah, apa juga kejutingnya? Oke, ustaz ini mulai dong ke tabinya, sedihnya Pak Peti. Terus katanya. Very good morning. Because every DC is a blessing. Yang ketiga, lahir. Mahalaga ka. Ang tanong ay ito, ano ang halaga ng katabi mo? Priceless. Titigan nyo nga. Ano ba ang halaga niyan? Ito pa ang halagas kami. Ano ang halaga mo sa Diyos? Gaano ba ang halaga? Ano ang pagtingin sa iyo ng Diyos? At ano yung halaga mo sa pagtingin niya? Pag pinag-usapan natin ang halaga, marami papasok sa isip natin. Diba? Minsan, mahalaga ka dahil sa kapwa mo may kailangan sa iyo. Minsan naman, kapag walang kailangan, hindi ka na mahalaga. Diba? Ano ang halaga mo? Sa mundo, may pamantayan ang halaga. Kasi sinabi natin may pamantayan, may sukatan. Diba? Iba ang sukatan sa mundo ng may pera at ng mahirap. Tanggapin ba natin ang katotohanan at hindi? Totoong iba ang sukatan ng mayaman at mahirap. So bagay, sinabi ng Panginoon, sa paulit-ulit natin naririnig na salita ng Diyos, huwag kayong mamagabag tungkol sa mga bagay na kailangan ninyo. Sapagkat alam ng Diyos kung ano ang ating kailangan. Ang tanong ay ito, bakit kahit sinabing huwag mapagabag, marami pa rin tao ang nag-worry sa buhay? Ha? Maraming tao ang sinisigla ng tao. Kanina, bago ako pumasok, tinanong ko si Brother John. Sabi ko sa kanya, Brother John, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong matakot. How many times sinabi niya sa Bible, do not be afraid. Sa anong bagay, do not be afraid. Pero ang tanong ko sa inyo ngayon, kailangan ba ang takot sa buhay ng tao o hindi? Ulitin ko. Kailangan ba sa buhay ng tao ang takot o hindi? Sino ang takot sa kamatayan? Taas ng kamay. Ako, mataas ang taas ko. Talaga takot ako. Ha? Hindi kayo nagsasabi ng totoo. Kung sasabihin nyo sa akin, hindi kayo takot mamatay. Sige. Yung mga hindi ng taas, handa na kayo mamatay? Lahat ng tao may takot pagdating sa kamatayan.
na tayo hindi takot sa kamatayan, mapaghahawakan natin ang pangako ng Diyos. Ano yung pangako ng Diyos? Mamaya, nandun sa number ko yan. Ha? Pansin ninyo, bakit ang tao isinilid ng Diyos sadyang sa isip at puso niya ang takot sa kamatayan? Bakit kaya? Ako naniniwala, biyaya ng Diyos ito. Sapagkat kung hindi ka takot mamatay, hindi ka iiwas sa mga bagay na magdudulot sa iyo ng kamatayan. Some people, I said that they doesn't care for their lives. Some nationalities, they doesn't care for their lives. May mga Indiano, kagabi papunta ako ng simbahan na daanan namin. Dumadaan na sasakyan, nasa main highway sila, wala silang tinukot din tumawid dun sa gitna na parang okay lang sa kanila mamatay. Ang mga Pilipino naman, takot sa sasakyan. Nasa kapitan, natatakot pa baka mabundol. Pero pansinin niyo ang ibang lari, wala silang pakialam kahit sila'y mamatay. Ano? Alam mo, binigay din sa atin ng Diyos ang takot sa kamatayan upang una, mag-ingat tayo sa ating kalusugan. Doon sa tingin mo, mukha ka ng gram. Kasi laki ka na ng balde sa kuwarton niyo, sa kubeta niyo. Hindi ka na mukhang Coca-Cola. Matakot ka rin, nalangay kami sa talanginig sa puso, magkasakit ka. Dapat alagaan ang kalusugan. Binigay ang takot sa kamatayan upang matuto ka pag-alaga sa kalusugan. Binigay ang takot sa kamatayan upang hindi ka mapasagasa sa dumadaan sa sasakyan. Amen? Amen? Nakatanong, ano yung sinasabi ng Panginoon na huwag kayong matakot? Iyon yun. Huwag kayong matakot na mabalisa sa anumang bagay. Sapagkat ang kabalisahan ang magdudulot sa atin ng kamatayan. Amen? Amen? Ang kabalisahan ang papatay sa iyo. May mga tao na dahil sa pagkabalisa nila dahil wala silang pera, may pangain sa pamilya, anong gagawin? Magnanakaw hanggang sa mapatay. Nang dahil sa pagnanakaw, yun ang nagdulot sa kanila ng kamatayan. Kaya ang Diyos, mahalaga sa kanyang buhay. Hindi ka takot mamatay. Amen? Kung di mahalaga sa iyo, di ba alin na lang ikaw magpasagasa sa piso na dumaraan o tumalong ka doon sa second floor ng bahay niyo. Di mahalaga ang buhay. Pero sa mga taong nagpapahalaga sa buhay, naniniwala sila na ang Diyos ay may kakayahan na ibigay ang kanilang pangangailangan. Kaya huwag kayong matakot, huwag kayong mabalisa. Huwag yung katakutan ng mga bagay na kinakukumalingan ng mundo ito. Subalit, yung banal na pagkatakot, ang pagkatakot sa buhay o sa kamatayan, yun ang dapat nating katakutan. Pangalawa, kinakatakutan ng tao pagdating sa kamatayan ay ano? Ang buhay sa kabila. Pansin niya, maraming tao ang hindi handang mamatay dahil hindi sila handa kung saan sila mapupunta. Kilala nila ang kanilang sarili. Subalit, yung taong inialay ang buhay sa Diyos, ang taong ipinaglingkod ang buhay sa Panginoon, yun yung mga taong kahit kunin na ng Panginoon ngayon, malaya sila makapupunta sa Diyos. Amen? Malaya sila papasok doon sa kaharian inihanda sa kanila ng Panginoon. Subalit, may taong takot mamatay dahil alam nila hindi pa sila handa. Hindi nila alam kung saan sila patutungo. Ang tanong ay ito, paano ko makasisigurado na sa pupuntahan mo, sigurado sa langit ang bagsak mo? Paano ka makasisigurado? Nakukuha ang kasiguraduhan dahil kay Kristo. Sa pakikipag-isa kay Kristo, sa pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nakasisigurado ka pagdating ng kamatayan kay Kristo ka. Bakit? Ang Panginoon ang magiging
pagtanggol natin. Yung kasalanan mo, hindi makikita yun ng Diyos. Yung mga nakaraang ginawa mo mali, na dahil sa pagiging isa mo kay Kristo, you are covered by Christ. Tinatakpan niya. Kaya ang tawag sa Panginoon, mananako, tagapagligtas. Bakit siya tinawag na mananako? Siya ang haharap para sa iyo sa harapan ng Ama upang pagdating mo sa kanila ng Diyos, tanggapin ka ng buong puso ng Ama. Dahil hindi na ikaw makikita kundi yung kabanalan ni Kristo. Amen? Kulin natin ang Panginoon. Sa inyo ang tanong, gaano ka kahalaga? Ano ang presyo mo? Tanongin mo ulit ang tabi mo. Ano po ang presyo niya? Gaano ka kahalaga? Mukhang yung suot na hitaw niya, hindi na mahalaga. May halaga. Ha, tingnan mo, may pagkumuha niya kung may halaga yan. Ha? Kapag ang politiko, kilala mo, tulad ko, ninong ko si congressman doon sa amin, sa Bataan. Dati siya governor, congressman na ngayon. Mag-ama yun, tanging steel. So, ninong ko sila, kilala nila ako. Dahil kilala ko si congressman, anong tawag sa kanya? Ninong. Pag umuwi ako, pumapasyal ako sa kanya, para kay papaano, pag umuha ko kay nagbabago na sa Middle East, hindi niya makalimutan. Amen? Ngayon, dahil kilala ko si Ninong, at kilala ko ni congressman na Ninong ko, malakas ako sa kanya. Minsan, may tao na ipinagmamalaki kung sino ang kakilala niya. Ha? Pag tinanong si congressman, ano ba yun? Ay, naanak ko yan. Lagi yung nagpapakita sa akin. Kilala ka niya. Warag mo ang Panginoong Jesucristo. Warag mo ang Diyos. Gaano ka kakilala ng Diyos? Tanongin mo nga sarili mo, gaano ka kakilala ng Diyos? Hindi, tanongin mo. Tanong mo, Ronald, gaano ko kakilala ng Diyos? Kung si Hoy Abunda nagpapaharap sa salamin, humarap ka sa salamin at sabihin mo ano yung tsura mo 10 years from now. Sumarap ka sa salamin, gaano ka kakilala ng Diyos? Ha? Walang bagay sa katawan mo at sa kinabukasan mo na hindi alam ng Diyos. Walang bagay sa nakaraan mo, sa ngayon mo, at sa pinapapasal mo na hindi ayon sa plano ng Diyos. Subalit, ang plano ng Diyos ay nagugulo sa sandaling ginulong ang buhay mo. Gumugulo dahil, sige, bumbo na nga kayo. Parang dahan-dahan ko ako ganun eh. Nakikita ko. Plano ko parang nagpapatapos mo. Gusto nito, dito sa harap. Bakit nasisira niyo ng plano ng Diyos? Gumugulo ang plano ng Diyos dahil ikaw ang gumugulo sa plano. Ang problema, dahil ang tao ay may ginatawag nating free will, sarili niyang kagustuhan, nagugulo yung plano ng Diyos para sa kanya kapag yung sarili niyang kagustuhan ay nagkakamali at sinusunod niya. Amen? Ang Diyos walang pinlanong pangit sa buhay mo. Maganda ang plano ng Diyos. Gumugulo dahil inugulo mo. O gumugulo dahil pinapayagan mo ang ibang tao na manggulo sa buhay mo. Dalawa yan. Kasi na tinatanggap nila lahat ng kung anong gustong sabihin sa kanila ng kapwa-tao. Alam mo, mahalaga ka sa Diyos. At sa magpapahalaga sa iyo ng Diyos, ha, hindi natin dapat tinitingnan yung lahat ng sinasabi ng tao. May sinasabi ang tao sa iyo na punang para sa iyo.
Mayroon din namang sinasabi ang tao sa'yo na makatutulong sa'yo. Kaya hindi lahat ng pintas pangit. Minsan, kapag tinignan mo ang pangintas bilang positibong bagay sa buhay ng tao, marami kang pwede makita sa buhay mo na hindi mo nakikita. Na nakikita naman ng ibang tao. Amen? Amen? Nung nakaraang linggo, sabi sa akin ng isa natin kapatid, Brother Ron, parang nagaganda ng ating mga buhay na babae. Lalo na kapag nakabuskod ang kanilang mga buhok at hindi nakawag-wag. Tatanungin ko kayo, maganda ba sila? Yes! Eh di totoo yung sinabi ng kapatid. Diba? Yung iba na. Tapos, dinamagal ko si Brother Kevin. Sabi ko, Brother, malibago tayong role dapat sa buhay mo na bukas na kabusod ang buhok. Ang ganda. Parang mga tindera sa Chinese restaurant. Hindi ba? Kulang dapat next week, naka-lipstick naman. Maglagay ng pabulanin ng konti. Parang pagkagalan na talaga. Ha? At huwag kalimutan ng rosaryo na nakapitin. Ang dami na sa atin nakakalimutan ko. Bakit ako? Di ko na nakalimutan ko. Kaya ako nagtotok na ang dyan yung paggawa. Ha? So, mahalaga tayo sa Diyos. Kapag nalilig tayo lagi, sasasabihin ng ibang tao tungkol sa atin, they will make you feel small. They will make you feel bad. Kapag may mga tao na mamaliit ng kapwa, may mga tao naman na ang pintas, hindi nakatutulong, nakakabuhis yan. Maraming ganon, wala na lamang nakita kundi yung kasirahan ng kanyang kapwa. Amen? 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 But sometimes, pintas is always good. Kung titignan mo ito ng mabuti. Tama? Malamit. Naglilinis ka ng bahay. Sabi ng tinang mo, takot ka ng linis mo. Parang nilinis yung gitna. Yung mga duri nasa ilalim ng mga suka. Dahil sinabi, pinintasan, sa susunod na magagawin mo, matututo ka. So, ang pamintas na nakuha mo, naging kaan upang matutuhan. Naging kaan upang may pag-uhin. Amen? No! Amen! Tulog na naman kayo. Ha? Yote ko. Ha? So, may pagkakataon na ang punang ay dapat bigyan pansin. Subalit, hindi lahat ang sasabihin ng tao, tatanggapin natin. Amen? Amen. Kailangan marunong tayo mag-way. Sabihin nyo nga, way. Way. Yung way, medyo bumababa ang panga. Sabihin nyo nga maganda. Way. Iyan! Tingnan mo yan. Kahit ang haba ng panga mo, nagtintas lang ang mahaba ng panga mo, anong ginawa mo? Uy, nagwag mo ngayon ng konti ang buhok mo, nagbago ang tsura mo. Alam mo, kahit mahaba ang panga, tingnan mo si Ay-Ay. Kahit mahaba ang panga, nung araw ang panga talaga. Pero nung nagtayo siya, gumanda, halata pa ba ang panga? Alam mo, ang panga ng tao, binabagayan din ang buhok niya. Believe me or no, binabagayan ang buhok ang panga. Ang kilay, ang mata, ang ngipin. Kahit ang ngipin mo, pwede mo yan paganda. Kahit ang ngipin mo, yung tipo ng ngipin na nilalagyan ng tali kaya nagdidilig sa pinto. Kunti na lang bungina, pwede yan maimbong. Bakit? Mahalaga ka sa Diyos. Mahalaga. Ngunit, kahit anong halaga natin, kailangan natin tanggapin na ang mundong ito ay puno-puno ng mga pintas ng puna, ng discrimination, kahit nga sa kulay ng discrimination. Bakit ang puti, iba ang pasalot sa Pinoy? Napapansin nyo ba?
Bakit? Dahil US passport sila, dahil British passport sila, may discrimination. Pero ang totoo, so mas maganda tayo ng trabaho. Siyempre. Amen? Amen. Pero may discrimination. Yung ibang mga taga Middle East na marunong mag-arabic, advantage yun sa kumpanya. Kaya minsan mas matataas ang posisyon nila compared sa iyo na hindi ka marunong mag-arabic. Pag sinabi ka sa, ang alam mo lamang, Aywa, Yamin, Sina, Yasar, Ruiz. Aywa, Mapi. Pag tinanong, Pisa na rin, Mapi. Lakan, Mapi, Sana rin. Mapi, Pulos. Tuwing may makikita ang boyfriend mo, Mapi, Pulos. Hindi nga ng Pulos. Kahit sa mundo may discrimination, sabi ko kasi sa kanila, ang mayaman at mahirap, malaking discrimination. Ito, minister ako. Kapag sa school, hindi ka matuto agad sa tinuturo ng teacher at mayaman ka, anong tawag sa iyo? Oh, my student is a... Ano? Slow learner. Diba yan ang tawag sa mga sosyal, mga mayayaman? You are a slow learner. Kapag pobre ka, wala kang pera, nangyari na anong tawag sa iyo? Bobo. Ay, bobo yan. Pansin nyo, pag mayaman, oh, it's just a slow learner. Medyo may pagkasosyal, maganda pakinggan sa tainga. Pag wala nga alam sa, pag pobre ka, ay, bobo yan. Ha? Ano ba? Ano ba dito? Ha? Pag ang mayaman, underweight, anong tawag mo sa kanya? Ayan, tawag sa kanya, you're slim. You're slim, ha? Ha? Kapag walang pera, mahirap, anong tawag mo sa underweight? Ay, ang payag naman yan. Maraling tatlo, ha? Walang makain. Patay luto. Ha? Hallelujah. Pag mayaman, dark skin ka, anong tawag sa'yo? Tawag sa'yo, oh, she's morena. Oh, your skin is so exotic, ah. Ayan ang tawag sa'yo. You're exotic, ah. Pag ikaw walang pera, ano ang tawag sa'yo? Baluga ka. Negra ka. Ha? Yan ang discrimination ng mundo. Meron pa isa. Pag mayaman, marami pati-pati sa balat, ano ang tawag? Oh, she got an allergy. Kapag po, ikaw walang pera, ano ang tawag sa'yo? Alam mo, wala akong narinig na mayaman na sinabihan ng legalist. Kanibig kayo ng mayaman, sasabihan mo legalist. Wala. Ang legalist, papahirap lang talaga. Ha? Kapag mayaman ka, di ba? Hindi makakakul ang pagkina mo, ang tawag sa'yo, oh, ha? She got an allergy to the pollen. Yan ang tawag. Kapag mayaman ang tawag sa'yo, oh, hindi kaya niya. Ha? Ang daming discrimination kahit sa katawagan. Napansin niyo, iyan ang mundo. Kaya kung pakikinggan mo lahat ng sasabihin ng mundo, mabubuwang ka. Kaya sabi sa Pablo, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Magbago kayo ng isip at puso sapagkat malapit na dumating ang Diyos. Ang pagdating ng Diyos sa buhay ng tao ay hindi lamang sa second coming of Christ. Ang pagdating ng Diyos sa buhay ng tao makilala mo ang Diyos. Sa sandaling magpakilala sa iyo ang Diyos. Ang problema, may mga taong nakakilala na sa Diyos, subalit bumabalik sa dating buhay. Nagba-backslide. Ang dami po ganyan. Noong pumunta sa gawain, kilala ang Diyos. May barang sa kanila, may naalala ko. Noong ako'y nag-outreach sa buhay dati, noong unang-unang, hindi nila alam na preacher ako. Pero nang buti ako, siguro obvious naman. Nakita ko isang babae na maupo yung kasister, isikip-sikip ang bangko. Lumapit ako. Paglapit ko, doon ako upo, walang ako ba din. Pagdumak din yung sister. Patang sa ganyan. Eh, may pagpupo ko, hindi niya ako ganyan.
magsasalita. Ito, gusto ko ito. Alam mo, pagkubuo ko, sister, yung mukbong. Pag-uubuo niya, sisimula na siya. Ganyan na siya. Nang maya-maya, nakita ko, umiiyak na ang sister. Ay, nakalala ko, dati ko nung araw na yun ay tungkol sa pagmamahal sa kapatid na. Sabi ko, kakausapin ko ba ito? Hindi ko naman kilala. Pero mukhang problemado si sister. Halang naiyak siya. Naglakas loob ako, sabi ko, sister, kaya niyo po yan. Huwag niyo tumindahin ang problema mo. Sabi niya, sabi ko, sister, alam ko po, mabigat, mabigat-darawak na naman. Pero may awa ang Diyos. Sabi kasi, mercy, mahalin ang ako. Sabi, opo. Sabi ko, matindi mo ba ang problema niyo? Wala naman po. Oh, sabi ko, meron po ba kayong naalala na namimiss na ninyo? Wala po. May kailangan po ba kayo? Wala naman po. Sister, bakit po wala nang umubura po? Umiiyak na po kayo? Sabi ni sister, brother, kasi magpuno pa lang kanina pa, pinapakalun pa ako. Kamubunod pa naman ang imbulog na ako. Sister, alam ko si Vegas. Paano pala yung sister? Maliit kasi ang pa. Yung pinapunod na lang kanyang imbulog, sumakit na siya, sumakit. Hindi lang sa mga tips, kakandayak na siya. Ha? Kaya hindi lahat ng tao umiiyak, may pinagdaraanan. Minsan ang tao kapag umiiyak, nasasiyak. Minsan nasasaktan. May nasasaktan na umiiyak, ha? Sino yan? Nakita niyo si Dilma Santos? Si Nora Oto? Kapag yan may nagdrama, nasakit na sakit, anong karaniwang drama sa TV? Naranasan ko yan. Noong una akong pasawi sa pag-ibig, sa una akong girlfriend, sa kubeta ng school, totoo ko yan. Walang biro. Naranasan ko yan. Totoo ko yan. Pagpating din ang pinagdaraanan, sumagal ka sa pader. Dahil na lang ang uro ko yan. Nagamang kasalan pa ka. Effective! Kapag ang mata mo, galit na galit sa'yo, tumakbo ka sa padel. Kaya tumakbo ka sa padel. Nasubog niya. Tapos dahan-dahan ka bumagsak. Sabihin ng mata mo, wala na ko! Ano yung sasagot mo? Ha? Ha? Ano yung sasagot mo? Ha? Sabihin mo, I'm Dilma Santos. I'm Nora Oto. Tingnan ko lang kung di mapaisip kasi baka hindi yung masanos. So, maraming dahilan ng tao. Sabagay, hindi lahat kailangan pakinggan mo. Ha? Sabagay, pag lahat pinakinggan mo, makukurong-kurong ka. Ha? Makukurong-kurong ka. So, ano ngayon para matapos lahat ng discrimination mo sa buhay? At lahat ng iyong mga pinagdaraanan, sama ng loob sa mundong ito, paano mo ito haharapin? Huwag mong pakinggan ang paligid mo. Ang tingnan mo, kung paano ka tinitingnan at pinakaalagaan ng Diyos. Sabi ng binasa natin, mahalaga ka pa kaysa halaman, bulaklak. Mahalaga ka kaysa sa ibon. Bakit? Yan mga hayop lang. Ikaw ang tao. Tingnan mo ang katabi mo. Tingnan mo! Anong mukha niya? Mukha tao. Bawat tao, nilikha kalarawan ng Diyos. Iba-iba ka lang ang itsura. Iba-iba. Mayroong masiyahe. Mayroong malungkot. Mayroong madaling i-approach ang mukha. Meron namang istrito at unang sobra, tutulad ito. Ha? May tinanong ako, sabi ko. Bakit kaya ang
ako, hindi nila iniimbita sa tindahan nila. So, sabi niya, brother Ross, kasabihin ko po sa inyo ang totoo. Kasi po, pag kayo na daw ang iimbita, hindi po alam kung ano ipapakain sa inyo. Gusto ko punta sa cemetery, hindi makapunta. Bakit? Natatakot daw sa itsura mo. Mukha po kasi istrikto. Mukha lang yan. Hindi lahat ng panlabas totoo sa loob. Hindi lahat ng pangit ang labas, pangit ang loob. Hindi rin lahat ng maganda ang labas, maganda ang loob. Minsan nakakatanso ang maganda ang panlabas at kapangit ang panlabas. Sabi na ni Andrew A., humanap ka ng pangit, ibigin mo tunay. Hindi ka magpapalabas. Kaya dito sa gawain, mag-ibigay ang pangit. Pwedeng ikasal sa kapareho nilang kasarian. Lahat tayo
dito, kulay violet na. Nag-gets niyo? Kung lahat pwede, iisa lang ang kulay natin na. Subalit, hindi inayaga ng Diyos. Kaya ang pag-aasawa sa lalaki at sa babae, dito. Amen? Amen? Bakit? Binigyan ng Diyos ng distinction ang bawat bagay. May pula, may puti, may verde, may dilaw, may violet, at kung ano-ano pa. Kaya hindi pwede ang gustong mangyari ng tao. Nilalang tayong kawangs ng Diyos. Awit 139 verses 14 to 16. Binubuhay kita o Diyos, marapat ng katakutan. Ang lahat ng gagawin mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng ating puso, lahat ito ay nakikintal. Ang dugo mo sa katawan o iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, doon iyong napapansin. Lumalaki ako, roong sa iyo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man sumilang. Pagin mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ako'y nakatitig sa aklat mo na talaan, matagal na balantas mong ikaw lang ang may alam. Nadinig niya? Ibig sabihin, hindi ka pa pinanganak, kilala ka na ng Diyos. Amen. Hindi pa tayo pinanganak, alam na ng Diyos kung ano magiging future mo. Hindi ka pa pinanganak, alam na ng Diyos kung sino ang mapapakasawa mo. Kung sino ang karehistrin mo, alam na yan ng Diyos. Ah, ibig sabihin, hindi gumawa ang Diyos ng pangit. Hindi gumawa ang Diyos ng basura. Hindi gumawa ang Diyos ng rubbish. Ang ginawa ng Diyos, kalarawan niya. Perfect. Sabihin mo ba? Dahil pangit lang ako. Dahil maliit lang ako. Halaigin mo yung likha ng Diyos. Papalitan mo ngayon yung luma mo. Pupunta ka kay Pita Biggie. Ipatatapias mo yung ilong mong saksakang laki. Patatangusin mo. Yung harap mo, alam laman, pinalakin mo. Minsan, pag mabigat, kabigat dalawin. Ganyan din sa buhay ng tao. Kapag dumadami ang loob natin sa buhay, mahirap dalhin. Pansinin mo, kapag ang telepono na walang loob, nagpa-problema ka. Parang may kilala ako dito, lagi walang loob. Problema ka, akala ko lang ang loob. Ika para ko patatawakin. Ha? Subukan mo naman yung loob ng 3,000. Nagpa-problema ka kung sino tatawagan mo. Diba? Bakit? Kasi ka pa mag-expire. Diba? Pag marami kang loob, isa madaling dalhin, ang mahirap dalhin ang buhay. Kasi yung wala, makakatambling pa yun kung paano magkaroon. Pero yung marami, pag nawala, mag-problema siya kung paano siya tatambling. Amen? Totoo na. Bakit? Tutala ka, sinin mo. Noong nasa Pilipinas ka, mahirap ka lang. Ni bahay mo, walang aircon. Yung pinilador mo, pinapagawa mo pa sa elektrisyan ng aping bahay nyo. Pero nagpunta ka ng Qatar, pag uwi mo ng Pinas, hinahanap mo ang aircon. Totoo hindi? Totoo! Sige, sino dito ang hindi naghahanap ng aircon pag nasa Pinas? Nasanay kasi ang katawan. Tumakas kasi siya. Ilang taon ka na dito? Ha? Alapit siyang taon. Di ka pa na-uwi. Pag uwi mo, mahanapin mo yan po. Aniwala ka sa akin. Araw-araw na sa pulo ka. Makikirgo ka po. Lalo na kapag mainit na mainit ang panahon. Bakit? Ang katawan natin, sumusunod din. Sumusunod din yan sa lifestyle. Nakaranas ka ng hihawa, salamat sa Diyos.
Amen. Pag binawi ang biyaya, ay salamat pa rin. Kasi kahit pa minsan-minsan nakatilim ka ng ginawa. Dapat gano'n natin naisipan. Ngayon, pinagpala ka, kaya nga nga, oh, salamat sa Diyos. Ngayon-ngayon, bigla ka nangirap ng bahagya, salamat pa rin sa Diyos. Na maghirap ka, hindi ka na nagpapasalamat. Pagpasalamat mo. Bakit? Kasi minsan sa buhay mo, naranasan mo maging mayaman. Kapag gano'n ang naisipan mo, ano mo pagpapala ng Panginoon? Sa Pilipinas, hindi ka makapanood ng sine. Pero dito, halos liko-liko na sa sine. Amen! Pagpasalamat mo. Kapag ka wala na ang sine. Kapag ka wala na ang sine. Ito ang kapag-alaman. Amen? Amen! Ganun ang buhay. Kung may mga ngayon, pasalamatan. Pag nawala, salamat ka rin. Ha? Yung asawa mo, mahal na mahal mo. Kailang minuhan ng Panginoon. Normal yan, masasaktan ka. Masakit talaga. Nagpapasalamat ko rin yan sa Panginoon. Kasi minsan sa buhay mo, nagkaroon ka ng asawang babae, nagkaroon ka ng asawang bogey, nagkaroon ka ng asawang maganda, nagkaroon ka ng asawang sumundong sa pangamong. Hallelujah. Salamat ko rin. Diba? Salamat. Maraming tayong mga hindi dapat ipagpasalamat. Huwag na puro kang hihinayang. Maraming tao, ha? Pans ni Claire de la Puente. Sayang, ngayon lang tayo ng katagpo. Eh, bakit gabi na lang Pasko? Magandang problema mo, ate. Ha? So, God knows us more than we know ourselves. Mas kilala ka ng Diyos kaysa sa pagkakakilala mo sa iyong sarili. Kaya ang Diyos hindi ginawang robot ang buhay ng tao. Pansinin nyo, nilikha ng Diyos ng tao, pero hindi inayaan ng Diyos na maging robot tayo sa kanyang kautosan. Ipinili niya ang lahat ng kautosan, ang salita niya nandiyan, buhay ng buhay, salita ng Diyos. So, bakit nasa sa tao pa rin kung gagawin niya yun o hindi? Ha? Kaya may tinatawag tayo sa tao yung self-will. Ano ba yung self-will? Yung magustuhan natin ang nasusunod. Ha? Kaya kung ano ka ngayon, ikaw ang namili niya, kapatid. Huwag kang naninisin ng ibang tao. Nagbirap kami dahil kung brother ko, tinangkap ng tiyari ko ang aming lupapit. Ha? Ano pinayagaw mo? Kung hindi mo magpinayagaw, tinangkap niya, ano sa ang problema nyo kayo sa kilit ko sa kinangkap niya. Diba kayo nyo? Pinalayas kayo. Ay, sige! Lumayos! Huh? Ano dapat nyo? Pinalayas ka? Huh? Nakukuha niyo yung sa kilit. Kundi para sa iyo magpuy pilit. Kasi may bagay na talaga para sa iyo. At yung bagay na para sa iyo, kapag nakuha ko yung doon ka, magiging masaya. Maraming tao, hanggang nakalit ng bagay na hindi para sa kanya, kaya doon siya nagiging malungkot, dumadami ang problema niya. Patalim mo ng patalim ng bahay, alam mo pa ng pera, kahit hindi, utang ka ng utang pa ni kanino, nagkakaproblema ka. Mangutang ka, wala mo may pabayad ka. Wala ka pabayad, huwag ka mangutang. Bidin. Eh, bidin. Malaki interest rate sa amin. Ginawa tayo ng kawangis niya at tagapamahala ng kanyang mga nilalang. Tama na yung video niya. Second, paano tayo nakikilala at pinahahalaga ng Diyos? God cares for you and for me. He cares for you and for me. Kaya dapat tayo maging masaya dahil He cares for us. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, be happy because God wants you. Kausapin mo! Be happy because God cares for you. Be happy because God remembers you. Nag-uusap pa kayo para hindi. Be happy because God knows you by name. Dati kami Esmeraldo, ngayon
kasalanan daw, pinaganda mo ba? Ha? Dati kang piliin pa, may mirahotel, may mosusyal. Diagnoso ba yun eh? Kung pangalan mo ay Maria Constancia, El Consolacion, ang Elimus o lang alam. Ha? Kahit mukhang mabaho ang pangalan mo, gustong-gusto yan ng Diyos. Kasi iyan ang kilala niya. Kung ano ang kilala mo, iyon ang gusto mo. Kung gusto mo ba yung hindi mo kilala? Parang ako, galing ko, pag ayaw ko ng pagkain, hindi ko kilala, hindi ko tinitikman. I'm not like others, kasi ang iba, kahit hindi kilala, titikman nila, parang malasahan nila. Diba? Ako hindi, pasensya na. Pag di ko kilala, hindi ko kainin. Kahit ang patuloy ng nanay ko, hindi ko makainin pag hindi ko gusto. Ha? Ang kilala ko, iyon ang titikman ko. Kaya masama. Oh, mga isip niyo. Kung ano ang masarap, kilala ko naman. He made you just little lower than angels. Sabi sa Bible, nilikha kayo ng Diyos, mas pababala ng konti sa anghel. Ibig sabihin, lamang lang ang anghel lang isang paligo sa atin. Ha? Lamang lang sila. Ayaw ka lang, papunta ka na doon. Little lower than angels. So isang paligo lang lamang nila, papunta ka na doon. Ha? Now, hindi rin tayo nilikha ng Diyos buhat sa hayop. Kaya huwag yung napapaniwala dun sa nilikha daw tayo ng Diyos mula sa munggoy, sa mga apes. Tatanggapin ko ba ang mukha-munggoy? Hindi siguro to. Walang taong tumanggap na mukha-munggoy siya. Ha? Kaya minsan ang teori, kaya tinawag yun ang teori, it's not a fact, it's a theory. Ang teori lang haka-haka. Kaisipan. Amen? Amen? Amen. Hindi ka rin naman nilikha buwan sa hayop dahil ang tao mas mataas kaysa sa hayop. Pero ang tanong, ito, kapag natapakan mo ang hayop, anong ginagawa ng hayop? Nananaga. Ikaw, kapag natapakan ka ng katabi mo, anong ginagawa mo sa katabi mo? Sige. Sa tanong na yan tayo magtitilan. Buong ang hayop na nangagat kapag natatapakan, ikaw na tao, anong reaksyon mo kapag natapakan ka? Marami sa atin nangagat din sa iba't ibang paraan. May magagalit, may mangipag-away, at kung ano-ano pa. Ha? Kapatid, hindi ka hayop. Hindi ka hayop. Kung hindi gawin sa'yo, bubunganan mo. Hindi ka hayop. Hayop lang ang gano'n. Kung hindi bagay, nak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 
So if you are human, you are capable of behaving and living like human being. Dahil tao ka, hindi ka hayop. Kasi kung hayop ka, na kunting bagay na nakikipatawin ka sa kunting bagay. Nakikipagpatayan ka sa kunting bagay. Kapatid, wala kang pinagkain na doon sa isinama sa Jurassic Park. Dahil hayop ka. Sa accommodation nyo, alam at tingin, kunting bagay. Awayan kayo lahat. Hindi na umagi ng laway, dahil magkakasama ka ng loob. Ha? Sampung sa kamay, dati lahat umagi, hindi, dalawa na lang. Bakit nag-away-away? Sabi ng isa, oh, atin ko pa dyan. Ay, muna ba atin dyan? Paray-paray, hindi naman. Doon yun ang mugali. Kaya nga ito gawain ng Panginoon, hiniwalagam lahat ng makasalanan. Kung lahat ng banal nandito na, hindi na kayo kailangan dito. Ngayon, wala tayo dito. This is hospital for sinners. Amen? 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 Amen. Huh? Kung tayo ay nilikha ng Diyos na tao, we have to behave like human or tao. So, parang maraming tao hindi nagbibigay ayon sa kanilang pagkakalikha. Bibigyan mo na ng halimbawa. Una, sa sinihan.
Napapansin niyo sa sinihan? Bakit maraming matatanda na nung kanyang kabataan, binangawalan kayong manood ng sine? Kasi sa sinihan, nagaganap po dyan ang milyon-milyong himala. Sa sinihan, maraming himala. Hindi ko na kailangan i-explain kung ano ang himala yun. Pero sa sinihan, marami po nangyayaring kababalaghan. May mga malinig doon dyan na naali-aligid. Ha? Mayroon din naman papasok dyan. May talagang gagawin na sa ayaw at sa gusto. Yung iba nga dito, kung kayo mag-syota, nag-sini rin kayo. May ginawa din kayo. Ha? Bakit ko alam? Wala ha? Ako eh, hindi ako gumawa ng kalunguhan sa sinihan. Sagutin lang. Hindi mo lang sa sinihan. Tamihigay pa ng tama. Ayaw na ako kung gusto na kayo. Ha? So, sa sinihan yan, sample yan. Tapos ka pang maituturin pag ganyan. Kung bulero. O, isang pakit mga bulero pa.
Pero huwag kang matutokso, kapagkat sa sandaling matukso na doon ka magkakasalan. Philippians chapter 4 verses 12-13. Naranasan ko ang ikaw ko si Pablo to. Naranasan ko rin ang malagana. Natutunan ko ng arabi ng anumang katayuan. Ang mabusog o magutom, ang masaganaan o kasalanan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Mayroon bang lakas na kaloob sa inyo ni Kristo? Binigyan na ba kayo ng lakas ni Kristo? That is the power of God who is in us. Kapag mayroon kayong taglay na lakas na galing kay Kristo, sabi doon, magagawa natin ang lahat ng bagay. Magagawa natin ang lahat. Thank you.
hindi kayo hayop, hindi kayo aso, hindi kayo talaga Jurassic Park. Ano kayo? Tao! Tao ako inay. Third, God crowns us with His glory and honor. Kinurunahan tayo na mayroong maayos na behavior. Kinurunahan tayo na may karangalan ng Diyos. Kaya minsan, kapag tumarating tayo sa pakihina, halimbawa, napapansin siya, uy, halimbawa, nakikita mo, nakikita ka na ng daan. Simple lang. Simple lang. Kapag nandiyan ang kasalanan sa harapan mo, tanungin mo lang ang sarili mo. Isang tanong lang. Huwag niyong kalilimutan ito. Sa tuwing darating ang tukso, tanungin niyo ang sarili niyo. Tao ba ako o hayo? Tandaan niyo yung tanong na yan. Simple. Tao ba ako? Dahil kung tao pa, matututo kang mag-asal tao, matututo kang magpakatao, matututo kang makipagkapwa tao. Nadinig niyo yan? Para maging tao ka na marunong makipagkapwa tao, dapat taglayin mo ang salitang malasakit. Malasakit. Malalim na salita ang malasakit. Kapag marunong kang magmalasakit, sa lahat ng bagay, hindi ka makapahiya. Sa lahat ng bagay, hindi ka mawawala ng saysay. Sa lahat ng bagay, magkakaroon ka ng papel. At yung papel na yan ang tutulong para mabuo ninyo ang tagumpay. Malasakit. Bilang sa inyo dito na tutulong magmalasakit. Malasakit. Minsan nawawala sa atin yan. Or, alam ng Diyos na kaya mong sukatin at kilalanin ng buong katapang katapatan ng iyong sarili. Romans chapter 12 verse 3, dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng hindi sa nararapat ng iyong sarili. Sa halip, pangalimin ninyong tunay ninyong katatayuan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ito yung tinatawag natin self-assessment. Kapag sinuri mo ang iyong sarili, marami kang bagay na makikita sa sarili mo na kulang at kailangan buhuhan. Kapag marunong kang magsuri ng sarili, malalaman mo na marami kang bagay sa iyong sarili ang dapat mong improve. Maraming bagay na hindi maganda ang dapat pagandahin. Kapag sinuri mo ang physical mo, katayuan mo, makikita mo na ang forte mo ngayon mukha ka ng drunk kumpara nung araw. Nung araw, ha? Para ka lang bote ng Coca-Cola. Ako dati, nag-tropa ka doon ng picture para kung tikling na dumako sa puno ng kawayan. Ha? So, galing ngayon, ayawang ko, para na akong bola na nahulo. Ha? Suriin ang sarili. Spiritually, suriin. Ha? Anong pwedeng improve? Gawin mo. Halimbawa, sa buho, para ka lumanda, ano dapat mong gawin? Alam nyo, ang itinagaganda ng mukha ng tao nasa buho din. Sabi ko nga sa inyo, kapahan, pangatay mong buho, ha? Gumaganda. Nagbubuka na siyang paka. Hindi. Sa'yo, gumaganda. Improve yung health ka. Huwag laging iyan ang gubit mo. Tingnan mo ako ngayon, natutunan ako may diwa ito. Aba, kasi pogi ako. Inahabol ako ngayon ng mga bangko. Improve your health ka. Ang mga kuwal. Nagtusun sila ngayon. Ang gaganda nila. Ha? Kahit hindi kayo kung sino maganda sa paningin mo. Ha? Pabigay sa lahat. Huwag kong sasabihin na parang mag-informan sa sarili mo. Ay, ako, brother, oh, wala kang panahon niya, mahirap lang kami. Sabi ng iba. Ha? Wala pa ng panahon sa mahirap. Bakit? Alam niyo, ang pagiging mahirap, hindi yan advantage. It's a challenge. Challenge. Malaking pagsubok na dapat mo patagumpayan.
hinahamon ka. Ngayon, alam ng Diyos na kaya mong pangawakan ang kanyang mga pangako. Ano ba ang pangako ng Diyos? Tapos na ang pagkuli na yun. Ano ang pangako ng Diyos? Ha? Kapag sino mamuang kaluga ang salita ng Diyos at ang kanyang mga pangako, basahin mo ang salim mo tumit na luna. Aking ililigtas ang tapat sa akin. Hihinganan ko ang sino mang taong ako'y hihilandin. Pag sila'y tumawag, lagi handa ako na sila'y pakinggan. Eto pa, yung sinabi kanina mo, ano mong problema ka? Aking sasamahan at tumahilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang hawak isa'y bibigyan ang karangalan. Sila ibibigyan ko at gagandin pala ang mahalang buhay. Sino gusto mo nga ang buhay? Mahina niyo, parang gusto na maganda. At nakatitiyak na ang tatanguhin nila ay kalimutasan. Ang ganda ng pangako. Kita mo ang pangako, sino ang lahat ng salwa-ulit na ito? Kinanyayan ng lahat. Napakaganda ng pangako. At yan lang ang mapakahawangan natin na pangako ng Diyos. Lagyan niyo kami niyo sa titig niyo. Tingit ang mata. Sabihin niyo, Panginoon, gaya ng aming narinig mula sa iyo, nagpapasalamat kami. Gaya ng salita mo na aming pinagnilayan, alam namin na kilala mo kami. At ang pagpapahalaga mo sa amin bilang mga anak mo ay higit sa iba pang iyong mga nilalang. Kaya nagpapasalamat kami sa iyong mabutihan at sa ayon sa pangako mo, mananaan kami ng buwan. Hindi kami bibitiro sapagkat alam namin na ang pangako mo ay mapangahawakan. Ang pangako mo ay masasandigan. Ang pangako mo may katotohanan. Bye.
ipin, kayang talunin ng Diyos. Ano mang problema, kayang lunasin pag may Diyos. Kahit anong karamdaman, kayang pagalingin ng Diyos. Kahit anong suliranin, kayang pag-aani ng Diyos. Kahit anong pangangailangan mo sa pagkain, kayang iprovide ng Diyos. Bakit? Sapagkat mamahawakan ang pangako niya. Tandaan niyo yan. Pangako ng Diyos, kailan na hindi ka mababayaan. Ano mang takot at suliranin, kaya kang tulungan ng Diyos. Amen. Ano ba gusto niyo? Kailangan na yung hahanapin. Kailangan na tayong hahanapin. Diba? Kahit prayer request nyo, answer prayer. Kuhanin nyo. Kuhanin nyo prayer request. So, pangawakan natin ang pangako ng Diyos. Hindi ko pinapractice sa inyo ito, pero alam ko yun, sabay niyo. Lagay niyo sa puso yung parents. Napakaganda. Paano kita mapasasalamatan sa buhay mo sa ngayon lamang ako na mahal na tunay sa tanang aking buhay sa nabang mahalin lang kita mapakailan.